Ayan mga lods. Ito na yung armrest. Good morning mga idol. Ang i-install ko ngayon kay Espresso ay yung armrest na ikabit doon sa gilid ng driver side na upuan, yung sa driver side na upuan. Kasi yung install ko sana yung sa center console. Yung sa center console paso para mahirap, parang walang saktong patungan. Kailangan mo panggawa na saktong patungan diyan. Yeah, ito na lang ang gagawin ko. Ganun. Ang armrest na ito ay meron siyang ilagay ito doon sa gilid na naka U-bolt, tapos i-screw to doon sa gilid ng driver side. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin ng discarding ngayon mga lagbusing. Siyempre panuhin muna natin to. Tanggalin muna natin tong yung cover ng upuan. Tanggalin natin to mga idol. Cover ng upuan. May pinaka-cover pa siya, na pinaka-cover na leader, para makita natin yung bakal dito na kapitan ng U-bolt. Itong alambre na to, makatusok to siya dito. Gaya nito. Basta may nakatusok yan dyan. Lock niya yan. Lock niya yan sa pagsalubungin sila ng dalawa sa kabilang dulo rin. Ano, tanggalan natin ng cover. Ang kailangan tanggalin to yung naka-screw kasi naka-ipit to. Okay mga busing, tanggalin natin to yung naka-screw. Naka-screw yan para makuha natin to naka-ipit. Mahubaran natin yung mahubad natin yung damit ng upuan. Okay mga busing, hanggang dito lang siya. Pwede natin hindi na siya tanggalin. Ihawiin lang natin siya. Ano bang Tagalog dyan? Angat lang natin tong leader. Tsaka yung boom. Ito na yung bakal. Subukan natin kung anong magagawa natin yan. Yan siya. Ganun mga busing. Dito natin ituhog yung armrest. Ito. Yan o, may butas. Yan. Ganun siya. Okay, alright. Ayan na mga boss. Kinat ko na lang siya mga idol dahil hirap tanggalin. Hindi ko maalaman kung anong klaseng screw to. Kinat para mahawi ko tong leader. Yan. May access na tayo dito para ikabit yung U-bolt. Kabit mo ko muna. Ayan, ito yun. Okay mga boss, napunik ko na siya. Yan. Yan siya mga lodi. Okay, angat pa natin konti. Dito. Mga boss, bago yung i-plaster to, itong parang bosing ng armrest, ibaba nyo muna dahil para magpakas siya tong U-bolt, kasi sumasapit dito sa spring ng upuan. Yan. Kung iangat, taas-taasan nyo po konti, iangat nyo na lang, adjust-adjust yan. Sakto na siya kaya taas. Sakto na yan siya kaya taas. Yan. Yan. Subukan natin. Ipitan ko muna. Yung U-bolt mga boss, medyo may sabit, kailangan natin siya putulan. Okay lang sana sa baba, kung sa ibabaw, walang ayos.
Yan o. Putulan ko yan siya. Lagariin. Kasi pag ganun-ganun natin dyan, sumasabit. Sabit. Okay lang naman siya. Hindi naman sabit na. Kulang pa siya konti. Kailangan putulan yung bolt. Ito yung takalang sa armrest para mag-stuck siya. May angle siya bigay. Yan o. Ipitan natin siya mga boss. Oh, boss, nahigpitan ko na to. Ito yung kakalang sa armrest na para pag baba mo siya. Oh, kakalang siya. Check muna natin. Check natin yung posisyon niya. Yan. So, tanggalin natin uli para plaster natin itong cover niya mga busing. Baklasin natin uli para bihisan natin yung upuan tsaka malusot natin yung busing niya dito sa leader. Right, alright, natanggal ko na itong yung pinakalak niya. Okay, baklasin natin ito mga idol. Plaster natin to. Ilusot natin to sa foam. Ayan o. Sana lang. Ayan. Ito. Balik natin. Ayan mga lods. Cover ko na yung pinaka leader ng upuan. Need natin to butasan para lusot yung busing ng armrest. Kakalusot yan. Ayan mga boss, nalusot na siya. Isa kapitag na to. Okay mga boss, okay na siya. Install ko na. Pastar ko na lang to. Itong cover. Then, mas okay siya sa akin ha. Mas okay siya sa yung sa center console. Yung nilalagay dyan. Mas okay siya. Pag ayaw mo nang gamitin yung armrest, itaas mo lang siya. Yan. Para wala sa gabal sa handbrake. Pero hindi naman siya sa gabal sa handbrake. Sa para sa akin lang. See? Ayan o. Gusto mong ganun. Itong alambre mga idol. So, dito to nakapasok. Dito to ilagay yung alambre. Isalubong to sila ang dalawa. Saksak natin dito. Sabit dito.
para mag fit sila ng husto sa upuan. Tara, hindi ko na mabidyoan dahil ako lang mag-isa. Pasok ko muna mga lods. Ayan mga lods, yun ang yung alambre. Kita yun. Yan o. Yan ang nagsalubong sa dalawa. Parang may ring siya. May ring na tusukin. Yan, dito sa mga kaabang na to. Salubongin sila lahat. Ayan mga lods. Nabalik ko na yung alambre. Yan. Tagos na siya dito. Sabit na siya dito. Lusot-lusot na siya sa mga nakabilog na alambre. Yan. Tapos, tukuyin natin yan. Okay mga bossing, naplastar na siya ng gusto. Yan ah. Ayan na yung armrest ko. Mga boss, pag i-ganon natin siya, ganon, masyadong maigpit dito dahil sa pump. Pero okay na yan sa akin. Hindi naman lagi natin i-ganon yan. Kailangan bawasan yung pump sa ilalim para mas hindi siya masikip. Mga lods, tanggalin ko muna uli dahil kabit ko yung isang seat cover na tela. Tanggalin ko muna. Ayan mga bossing, nabalik ko na itong yung tela na seat cover galing sa kasa. Ayan, manander butas uli. Ayan mga lods, wala tayong magawa. Talagang kailangan butasan yung seat cover. Para may balik ko to. Para may balik to ang armrest. Ayan mga lods. Para makita natin kung ano yung tsura sa ilalim. Ganun na natin. Ayan mga lods. Yan ang pinaka-importante dyan. Oh. Yan importante yun para malusot natin ito. Ayan. Pero ganun na ito. Ganun yan. Ayan mga bossing, sakto na siyang ipit. Ilagay natin to cover niya. Cover niya yan. Para sikip, tabunan lang siya. Ayan. Ayan. Ito niya ang bukas ito. Yun. Ganyan pag-adjust. Kutukutin lang to. Para ma-adjust. Kasi pag maikot to at atras siya dito, pupunta doon, pasok siya, mababa yung level ng armrest. Okay na yan. Ayan mga lods, ito na yung armrest. Alright, thank you mga idol. Ito lang yung masishare ko sa about sa pag-install ng armrest ko. Maraming salamat. Thank you sa mga nanonood.